Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Kanina ho, kausap po namin mga kaibigan, si Governor-elect Ferdinand Tuban. Nung huling makausap po namin mga kaibigan, si Governor-elect, siya ho yung mayor dyan ho sa Tabuk City. Yung Tabuk City, yan ho yung town proper ng probinsya ho ng Kalinga Province. At nung last summer ho mga kaibigan, inikot ho namin yan, yung buong Kalinga Province. Kaya familiar ho sa amin. Nitong nakalipas yung May 30 na midterm election ho, at tila meron hong ihahain hong election protest ho, yung natalong vice governor na si James Ibuda. Dahil hindi ho makapaniwala ho yung mama nitong nakalipas yung election, dahil nanalo ho itong si Mayor Ferdinand Tuban, o siya na ho ngayon yung governor dyan ho sa Kalinga Province. Kasi si outgoing governor Jocel Baak, tumakbo ho congressman ng Lone District ho ng Kalinga mga o ng Tabuk City ho. Ngayon, ang election protest ho, hindi ho makapaniwala itong si Vice Governor James Iduba na lamang lang ho sa kanya 10 ho. Ang total ho na nakuha ho ni Governor Tuban, 39,148 ho. At ang kay Vice Governor James Iduba, nakakuha ho siya ng 39,138 ho. Kumbaga, 10 lang ho ang lamang ho ni Governor-elect Ferdy Tuban ho. Hindi ho siya makapaniwala dahil merong isang presinto na yung, kumbaga, nagkaroon ho ng malawakang dayaan, di ba? Sa madal salita ho, dayaan daw ho. Dito ho sa Sukbot. Sa Sukbot ho mga kaibigan, isang barangay ho yan. Kumbaga, barangay Sukbot sa Pinukpok, Kalinga Province. Di ba? Kumbaga, dun ho nagkaroon ho ng malawakang dayaan. Kaya itong kampo na talunan ho mga kaibigan na si Vice Governor James Iduba, magsasagawa ho sila ng election protesto. Diba? Dahil hindi ho siya makapaniwala na ganun ho yung nangyari. Kumbaga, 10 lang ho yung lamang. Dahil nalamangan ho siya ni Governor Tuban ho ng makompleto ho ay yung transmission ho, yung boto mula ho dun sa 250 voting presinto ayan ho sa Kalinga Province. So, sabi ko nga ho sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao ho, kapag kami ho pinadalan ho ng information, lalo na ho ganito, napakaselan ho neto dahil 10 lang ho yung lamang, di ba? Kumbaga, hindi ho biro. Kapag sinasabing election protest, so ito ho yung magandang tutukan ho ng Commission on Election ho mga kaibigan, dahil sa botong 39,148 ito ho yung boto na nakuha ho ni Governor-elect Ferdy Tuban. At si James Iduba naman ho, yung tumatakbong governor na kasalukuyang vice governor ho, 39,138 ho. Sa madalit salita, nakumpleto ho yung 250 voting presinto sa buong Kalinga Province. Medyo questionable, di ba? Sa kampo ho ni Vice Iduba, ito hong Sukbot. Itong barangay Sukbot ho, sa bayan ho ng Pinukpok, Kalinga Province, kumbaga dito daw ho siya minani obra. Kaya hindi ho siya makapaniwala na siya ho ay tinalo na ang lamang lang ho ay 10 ho mga kaibigan. Kaya itong natalong vice governor ho, maghahain ho siya ng election protest para malaman. Kumbaga, bilangin ulit, bakit nagkaganon? At isa lang ho ang kanyang kino-question, di ba? Dito sa Sukbot, Barangay Pinukpo, Kalinga Province. Ito ho yung dapat tutukan. Ayan ho sa Kalinga Province. Wala ho kami pakialam kasi ho dang sino ho manalong gobernador ho dyan. Governor Ferdy Tuban o Governor James Iduba. Ha? Ang pinag-uusapan ho dito, nagkaroon ho ng dayaan.
Ha, dito ho sa isang barangay. Ha, sa barangay Sukbot, sa bayan ho ng Pinukpok, Kalinga Province. Ito ho yung questionable na dapat tututukan ho ng Tanga Kalinga Province kung sino ho ba talaga ang nanalong governor. Eh sa Palawan ho, nagsagawa ho ng toss coin eh. Diba? Eh ito, questionable dahil sampu ho yun lamang. At ito, babantayan ho namin, magiging tanggapan ng Commission on Election, tututukan ho namin, pupukpukin ho namin para malaman ho ng Tanga Kalinga Province sino ho ba talaga ang nanalong governor ngayong midterm election 2019. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target on Air ni Karex Kay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD 1098 AM. Now,